Ngayon, dadagdagan po natin ang ating sibuyas, bawang, at kamatis. Sila po yung ating gagamitin pang isa. At ating siling pula. Ang gagamitin nating bagoong ay ang Vario Fiesta bagoong sauteed shrimp, yung sweet flavor. Yan po yung mga ingredients natin. Ngayon, magsisimula tayo. Bumili ako ng kalahating kilo ng pork. Unang gagawin natin ay papakuluan muna natin siya. Yung sakpong kulo para lumambot lang siya bago natin siya gisahin. So, simpleng-simple lang to guys. Pakuluan lang natin hanggang sa medyo lumambot na siya. Hinaan ko lang yung apoy kasi kanina parang matatapon na yung tubig. Ngayon, katapos na kumulo at isay na natin yung sibuyas. Lagyan natin yung sibuyas. Siyempre, kailangan natin maglagay muna ng mantika. Lagyan na natin yung bawang. Unahin natin siyang gisahin. Minsan, pinagsasabay pa na talaga. Pero, low fire lang yung apoy. Isay natin. Hanggang sa golden brown na siya. Matapos niyan, nahaluin na natin. Lalagyan na natin ang kamatis. Lalagyan ang kamatis. Nahaluin natin sila. Isayin natin sila. So, nilagyan natin ng kamatis para may kasama siyang medyo matamis-tamis lasa. Binagoongan. So, hintayin natin na since fresh yung tomatoes na ginamit natin, hintayin natin siyang madurog talaga at mawala yung katas na para masama doon yung flavor niya. So, ayan. I-design natin. Tsaka, pagkatapos yan, ilagay ko na din yung mantika ng ating Barrio Fiesta bagoong kasi minsan yung mga mantika nun pampalasa din yun. Isa-isa luin lang natin. Lagyan na natin ang ating Barrio Fiesta sauteed shrimp and sweet flavor. So, nilagyan ko siya ng marami since mas masarap pag maraming bagoong at saka ito yung depende sa preference nyo kung gano'ng karami ang ilalagay nyo. Since requested na lang ako office mate ko ay maraming bagoong, so dadagdagan pa natin ang bagoong yan. So, ako yung naghahawak ng delivery sa daddy yung sa kutsara. Actually, yung ganitong recipe si daddy talaga yung gumawa nito. Sa aming dalawa siya po talaga yung sarap mo dito. Kapag nahalo na, halo na natin. Halo-halo, isa-isa. Isa-isa, isama ang lasa. Isa-isa, isa-isa. Para sa buong pamilya. Ayan, hinanda na namin ang suka. So, naglagay kami ng 2 teaspoon ng suka. So, ikaw, depende sa inyo kung gaano marami ang lalagyan mo. This time, ihahalo na natin ang ating pork.
yung pork natin na pinakuluan. Kalahating kilo lang to. So, depende kasi ilan lang naman ang kahati-hati masasalo-salo dito sa atin. Sa office, sa half kilo lang yung pinakulo ko kay daddy. Ayan. So, haluin natin. Make sure na nakakover talaga ng pag-uong itong ating pork. Talagang nakakubad siya kanina. So, ngayon kailangan natin siyang cover ng lasa ng ating pag-uong. Ayan. Kaya naman guys, naamoy ko na yung ano dyan. Naamoy ko na yung pag-uong. Amoy ng pork. Sobrang sarap nito guys. Actually, pangalawang luto na namin to within the week. Kasi, kagabi, nagluto din si daddy nito. Nagbaon ako sa office kanina. Gratikin ko sa mga office mate ko. So, yun, nasarapan sila. At nag-request silang magluto ngayon. Kaya, tayo nagluluto tonight. So, I decided na i-vlog ito para i-share din sa inyo kung gusto nyong lutuin to para sa inyong pamilya. So, dinagdagan ko ulit ng bagoong kasi sabi nga ng mga office mate ko, gusto nila nung maraming bagoong pagpalasa. Ayun. So, halo lang natin. After 3 to 5 minutes, pwede na to. Since napakuloan na natin yung ating pork. So, nilagyan ko na ng asukal. This is just for to balance the taste. Okay, maraming nagtatanong yan palagi. Bakit naglalagay ng sugar sa pagluluto? Well, this is to balance yung lasa ng ating niluluto. Most especially kapag ginisa, mga ganito. So, nilalagyan namin ng sugar. Yun yung isa sa mga secret ingredients namin ni daddy. Ngayon, naglagay tayo ng pepper and also itong thyme. Ito yung magpapadagdag ng amoy. And also, optional lang din to guys, yung green na sili. So, kung kayo preferred niyo yung manghang na manghang, then you put lots of green and red chili. So, depende sa preference nyo. But again, this green chili is just an optional ingredients. Para lang siya may konting kulay ng green at saka konting kulay ng red. Para na din para enticing. And also the water from the tomatoes.